batas na kung saan po yung bayanihan to heal as one, no? Pero napaka-importante, alam natin bakit may ganitong batas. Because we have to defeat COVID-19, no? And to be able to defeat COVID-19, kailangan namin po, you stay at home, kailangan po, balahan natin ang mga frontliners, lalo po mga doktor at medical staff. Kailangan po ma-identify natin masakit, may sakit, ma-isolate at papagamot, no? So, anong gagawin po ng batas na to? 275 billion po na ina-identify na ng economic team, ng DBM at sa Department of Finance, ni Secretary Abisado, Secretary Dominguez, no? At anong gagawin po sa pera na yan? 18 million Filipinos po ay makakatanggap between 5 to 8,000 pesos. Marami pong dinagdag ang Senado at Kongreso, and para po matapos at mabilis, maganda naman po yung version ng Senado. So what we did, we started calling some friends na senador, giving our own inputs from the different congressmen para nga matapos po ito. So halimbawa po, no? Ngayon po pati loans, no? So yung mga bangko po ay magbibigay ng grace period. Also through this po, pwede mag-import ang gobyerno ng medical equipment, mga mask, PPEs na duty free. Sa batas din po na ito, pinaparusahan kapag ka hindi sumunod sa mga utos ng ating task force at pangulo. Bakit importante ito? Eh kasi kung 100 million po tayo sumunod, pero yung 1,000 hindi, at kumalat pa rin, sayang po lahat ng ating gagawin. Pero di ba madalas ko sabihin, PSST, pray, stay home, save lives, and then take home package, no? So madaling sabihin stay home, at madaling sabihin iligtas ang buhay, pero paano kung wala kang pagkain? Dito po manggagaling sa batas na to yung pera, o yung paraan na makuha yung pera. Meron din pong subsidy sa ating pong mga farmers, na ipasok din po yan. Yung pong conditional cash transfer beneficiaries, idadagdag na lang sa nakuha nyo. Yung iba po, yung almost 15 million, na yung mahigit 13 million na hindi kasama sa conditional cash transfer, wine-work out na yung details with the LGUs, sa mga local government natin, Mayor Governor. Kanina po, mahaba ang meeting namin ni Congresswoman Lani at ni Mayor Dino kung paano mapapadala sa bahay-bahay dito po sa siyudad ng Taguig. And tomorrow siguro po, tatawag tayo sa mga kaibigan natin sa Pateros kung paano, no? But this is will be ongoing in the next few weeks, no? So let me sign, but as I sign, I'll tell you more about the law. Alam niyo po, ang bawat LGU, meron pong calamity fund. At sabi nga po ng ating Pangulo na yung calamity fund, gamitin muna mo mga LGUs. Kaya tama po si Pangulong Duterte nung nauna po yung unang in-announce yung community quarantine. Hindi po ba sinabi o LGUs muna magpakain, no? Kasi nga po may calamity fund. So thank you kay Deputy Speaker El Rey at saka kay Senator Ping Lacson, no? May mga changes sa batas. So yung 5% na limitation, pwede nang mahigit 5% ng budget ng ating mga LGUs. At thank you kay Lino and sa ating treasurer, kay Attorney Volks Enriquez. Siya po kasi tinawagan ko nung kinoconsult ko rin yung provision na yan, no? Napakarami po nag-contribute. Hindi ko po maiisa-isa yung mga kongresista na nag-contribute. Ang ating minority leader na si Benny Abante, yung deputy niya si Janet Garin, no? Na nandun sa floor na tumulong para dito. But mas importante, kasi trabaho naman namin to at sinasabi ng Pangulo parati, trabaho naman namin to. Mas importante, we keep understanding why. If we stay home, we don't spread the disease. That will give time, i-identify kung sino meron mapagamot. That will give time for our health care system na makahinga.
At iba 14 days kasi yung buhay nung ano eh, nung virus eh. So kung kaya natin putulin yon, we can get ahead of this. Pero hindi ka nga maapektuhan ng virus, gutom naman, wala rin mangyayari. Or we get through all of this, magkaroon naman tayo ng fiscal o financial crisis, economic crisis, marami rin magugutom. So itong batas na to na pinag-aralan ng husto ng economic team assures us maganda pa rin ang fiscal position natin pag nakabango na. And ito po para makita niyo yung signature page. So after this, tatakbo na sa ating Pangulo. Pangulo na po ang pipirma dyan, no? So again, it is the national week of prayer. So you know, just shortly, Lord, we offer this law to you. Let it be effective. It's only as good as those who will implement it. So touch those that will implement, and we ask, Lord, that people will get the resources they need. Bless our president with good health, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. So mga kasama, para hindi na sumagal, ayusin ko na to. Nandyan yung dalawang taga-Congress. Thank you sa staff ng Congress. At pirmi kayo nandyan at pirmi kayong ready magtrabaho. Stay safe, everyone. Stay home. God bless you.